Welcome sa ating video. So ngayon tuturuan ko yung itong series na to. Sana maging series siya, bali tuturuan ko lang kayo maggumamit ng computer, parang ganun. Pero sa video na to, tuturuan ko kayo paano gumamit ng terminal. Kasi marami akong mga nakitang programmer na hindi marunong sa terminal. So tingin ko may malaking parang kayang maitulong yung terminal sa workflow natin bilang programmer. Kaya bilang parang ano lang, casual user lang ng computer. Alright? So, ano tayo? Punta tayo din sa ano natin, virtual machine sa Windows. Okay. Recording mo to. Ayos mo to. Alright, okay siya. Okay, so nandito tayo sa Windows. Ang una nating titingnan kung yung parang high level overview kung paano siya gumagana. Okay. Para ma-demonstrate ko sa inyo to, gagamit tayo nung ipapakita ko sa inyo yung File Explorer. So, search nyo lang File Explorer. Yan. Itong application na to, kung alam nyo naman, yung papakita nyo yung mga directories. Ayan. So, ngayon, punta tayo din sa this PC. Pag in-open mo siya, mayroon siyang location. Diba? Ngayon, ang location niya nandito sa parang this PC. Pag pumunta tayo dito sa ano, local disk C, meron siyang, ayan, ito, location niya. So, ang path niya, bali, yung path niya, yun yung location niya, parang, ito yung nagpo-point sa kanya. So, pag tinipe mo yan, C, dyan siya pupunta, ayan. Ngayon, pag pumunta tayo, kunwari dito sa program files, ayan, skinlick mo yan, ayan yung path niya. So, next, parang yung C, nadagdagan ng program files kung nasan yung directory. Tapos pagpunta tayo kunwari sa Adobe, ayan, na folder, ayan, maglalagay lang din siya nung kanyang slash, tapos yung pangalan ng file name o kaya directory. Okay? So, yun lang yung concept niya. Pag nag-navigate ka, ayan, ganyan. Meron siyang path. Yun lang yung importante dito. Ngayon, pag gagamit tayo ng terminal, yan, search nyo yung PowerShell. PowerShell. Medyo mabagal yan. So, sa una, medyo parang, ano siya, parang medyo nakakalula. Pero normal yan, kasi, sanayin lang to eh, yung pag, ano, paggamit ng terminal. At, mga 10 minutes, mga ano, maintindihan yun yung konsepto niya. Alright? So, kung mapapansin nyo dito sa gilid na to, yan, meron din siyang path. So, saan yan? Yan yung ating tinatawag na home. Pero, pwede natin itong puntahan sa file explorer natin. Sabi dito, C, slash users, slash din. Kasi din yung pangalan ng laptop na to. Yan, okay? So, punta tayo dito sa this PC ulit. So, hindi tayo sa local disk C. Yan yung C, ba? Siyempre, punta natin yung users, as din. Ngayon, sa folder na to, nandito daw yung PowerShell kunwari. Parang ito, na-view niya to, itong laman na to. So, ayan, sa atin din sa Explorer, ayan siya. Yung laman niya, downloads. Ayan. Itong .git config. File yan, text file. Tapos yung folder ng desktop. Ngayon dito sa ating ano, terminal, meron tayong siguro dalawang commands lang para makapag-navigate tayo. Ang pinakaunang command, yung list. LS para ma-view mo yung laman ng directory. LS for list. So, type natin LS. Enter natin. I-list niya yung laman ng directory na yan. So, itong directory na din. Users slash din. Ayan, yun yung laman niya. Papansin nyo, pareho siya yung desktop, documents, downloads. Ayan siya, ayan. Nilista niya lang, binigyan niya ng parang formatting. Pinakita niyo yung time, ayan. Ito yung maganda sa terminal eh, parang madali mo makikita yung mga detalye. Ayan, so same, di ba? Yung .git config, nandito rin. Ganyan. Alright, so list. Yan yung ano ng list. List. So next, na ano natin, na parang hahanapin natin gawin dito sa paggamit ng terminal, eh yung paano tayo mag-navigate, di ba? Kasi dito sa File Explorer, pwede tayong, kunwari, pumunta tayo dito sa desktop. Makita natin yung laman ng desktop.
tong AI folder, Telegram, yan. So, next na ano natin, command, cd. Yan, cd. Ibig sabihin, siguro, change directory. Yan, cd. Tapos, specify mo lang, diba? I-list muna natin, list. Doon pa rin tayo, sa users din. Sabihin natin, pupunta tayo dito sa desktop. Yan. So, ano natin? Change directory, punta ka sa desktop. Ayan. So, kung ano lang yung current na laman ng ano mo, kung nasan ka, pag nag-LS, yun lang yung mapupuntaan mo sa desktop. Ayan. Kung nag-LS ka ulit, ayan, nandiyan na siya. It's 10 o'clock. Alright. Okay, naintindihan na natin to. Ngayon, paano kapag gusto mo naman bumalik? Anong command, di ba? Ayan, kagaya dito kasi, di ba, pag ano, nasa din/desktop ka, pag gusto mong bumalik, up, packet dun sa pabalik kay din na folder, okay? Packet ng users na folder. Ayan. So, ls, list natin, nandun tayo sa desktop. Ngayon, hindi siya command, para siyang special symbol dito sa terminal. Ang ano na to, symbol na to ay yung dot at saka dalawang dot. Okay? So, yung isang dot, anong ibig sabihin nito? Yung isang dot, yung current directory. Okay? So, kung desktop, pag nilagay mo yung dot, itong C users din desktop, yung ipapakita niya. So, pag nilagay natin yung ls, tas dot, ayan, ayan siya. Yun yung laman niya. Diba? Tama naman, diba? Kahit ls, yun. Kasi nagde-default siya na may tuldok. Ngayon, pag nilagay natin itong dalawa, ano ibig sabihin niyan? Itong dalawang dot, ibig sabihin niya yung folder before nung current folder. So, kung dalawang dot, ibig sabihin nito itong din. Diba? Tataas siya. Yan. So, try natin. Yan, try natin yung i-run. Yan, yan yung back, diba? Makit siya, one folder up from desktop napunta sa din. So, parang ginawa niya, nasa desktop siya, tapos in-ls niya, nilist niya yung laman na yun. Laman nito, tapos ayun. Kahit nandun pa rin siya sa desktop. Medyo malabo, pero try natin gamitin yung cd na command, kasi ganun din yan. So, pag nag-cd tayo ng tuldok, dun pa rin tayo sa current desktop. Current directory sa desktop. Okay? Ngayon, pag nag-cd tayo pabalik, dalawang, ano, yan. Dun tayo. Packet na packet. Dito, ano mangyari? Yan, nandun pa rin siya. Right? Yan, yung clear, kung kailangan nyo. Pero, yan, ls, kagaya dun sa kanina. Tapos, cd program files. Yan, ls. Ayun, ganun. So, ayan, try natin munang, ano, try nyong sundan kung sinusundan nyo to, itong video. Try nyong sundan. Pupunta tayo sa, mula sa C, pupunta tayo sa desktop. So, iset muna natin. Pumunta tayo sa C. CD. Ay, yan C. Type mo lang yan. Mag-iiba ka ng disk. C. Right? Pag tingnan nyo din sa disk PC, meron tayong, kung, kunwari ikaw, meron kang disk D. Paano ka naman pupunta dyan? Ayan, ganun lang. Type mo lang yan. Tapos, ayan, pwede ka na mag-CD, CD ulit. Okay, so ngayon pupunta tayo sa desktop. Para magawa natin yan, dahil beginner pa lang tayo, itry natin sa File Explorer. Okay? Yan. Saan yun? Sa users. Users. Tapos sa kung anong username mo, ano bang username mo, tingnan mo dito sa start. Medyo mabagal tayo. Ayan, start. Din. Ayan, din yung pangalan ng ano. So, yung username mo, din. Ayan, dyan ka. Tapos, punta ka sa desktop. Ayun, ganun siya. Ganun yung process niya. Alright? So, kung titingnan natin, ls natin, cd tayo sa users. Okay? Ls ulit natin, cd tayo kay din. Ngayon, may tuturo ako yung tab completion. Kagaya nito, DEA lang tatype ko. Pero pag pinindot ko yung tab, autocomplete niya. Okay? Ayan. So, ls tayo, desktop. Ayan, desktop. Nag-tab ako, in-autocomplete niya. Ayan. Sa desktop na tayo. So, ayun, practicein mo muna to. Kung pinapanood mo to, practice mo mag-navigate ka sa disk mo, punta ka sa D. Yan. Wala kasing laman yung D ko, pero yan. Yan. Balik ka sa C.
Yan. So, punta ka sa downloads. Saan ba yung downloads? Ba? LS. List natin. CD downloads. Alright. Yun na muna ngayon. Thank you. Alright. Saan ba tayo? Yan. So, sa next na ano na video, i-try natin mag-run ng programs gamit yung terminal. Kasi madalas nag-click tayo, di ba? Kagaya dito sa Illustrator, yan, mag-click tayo. Next, ano, try natin silang i-run gamit yung terminal. Right? Thank you. Tumba. Exit ko na to.